topic ko ngayon sa aking vlog ay kung paano mag-transfer ng merchant thread. Merchant thread po. Ito yung merchant thread. Credit card to siya. Merchant thread. Paano mag-transfer sa merchant thread to remittance. Kasi ito po yung ginagamit namin dito sa Malaysia na para mapadala ng pera sa Pinas. Credit card, remittance po ito. Ito yung tinatawag na merchant thread money. Yan. Kaya yung iba hindi alam kung paano mag-send ng money sa Pinas, kahit anong bansa pwede. Pakistan, Bangladesh, lahat data, Indonesia, lahat ng ano country, pwedeng mag send money remittance. Kasi ito siya ay remittance. Hindi po ito banko, kundi remittance. Credit card po ito. Pwede po ito magamit sa pag-pay ng, alabawa, Lazada, Shopee, mga ganun, online. Pwede rin itong gamitin. Pero ito, dito sa Malaysia, ginagamit namin pag transfer ng pera para hindi kami punta-punta doon sa mga shop na remittance. Ito na lang namin nilagay through merchant thread money. Kaya ito kung paano mag-send ng pera Pinas, o pwede siya mag-send ng bank account kahit anong bank sa Pinas, pwede siya. Na-try ko na siya mag-send to Union Bank, ang bilis. Kaya turo ko kung paano to siya i-send, mag-send ng remittance. Kaya a few moments later. Ayan guys, ganito po siya. Pag halimbawa mag-ano, kasi meron siyang top up. Ayan, meron siyang top up. Pwede kang mag-ano, pwede kang mag-top up ng pera galing Western Union at saka yung debit card. Pwede din siya sa Centopee. Yung Centopee yun yung card to card. Halimbawa, yung partner, meron kang friend na meron din siyang merchant trade, pwede kang mag-send card to card sa kanya. Mabilis lang, ganito lang yun. Halimbawa, 50. Kailangan mo mag-transfer sa kanya ng 50. Dito mo lang, search mo lang yung name niya. Kasi naka-ano naman yung contact number. I-search mo lang yung ano niya dito. Lalabas na yun. Tsaka card to card lang siya eh. Tapos, dito tayo. Kasi ang main topic natin dito is remittance. Ito, remit. Ayan. Loading. Okay. Kasi magsasend ako ng Philippines. Kunwari, magsasend ako ng Philippines. Yan. Kasi ito, marami siyang ano, Australia, Bangladesh, China, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, United Kingdom, Vietnam. Ito po yung ano na pwede kang mag-send through remittance. Mag-send ka ng money. Ito po yung mga country na available sa kanya. So, ang piliin ko is Philippines. Kasi Philippines ako mag-send sa family ko. Yan. Tapos, pwede mo siyang, ano, kung bank to bank naman, pwede dito. Pwede, kasi ako naman is cash on pick up. Yung cash on pick up ang, anuhin ko. Cash on pick up, pwede mo siyang, pwede, yung receiver, pwede siyang magkuha sa Palawan, Cebuana, LVC. Pwede siya, kasi cash on pick up. Tapos, ito, halimbawa, maghulog. Dito mo yung ano yung, magkano ihulog mo? Maghulog ka ng 50. Ayan, automatic yan. Automatic yan. Yun ang, ito yung piso, ito yung sa Myanmar, ito sa yung sa ringgit. Tapos, makikita mo dito, oh, ayan, ito na yung mga ano ko, naka-ano na sila dito, yung mga hinuhulugan kong pera, yung mga ano, mga receiver. Pero pag halimbawa nyo yung pagdadala mo, i-press nyo yung add receiver. Pero ako kasi, nakano na yung mga, yung sa mama ko, nakano na dyan eh. Tapos, dito, halimbawa, ayan, malaman mo naman kung magkano ang ano niya, yung palitan ng ringgit. Kasi nga, nandito na yun sa baba. Halimbawa, sa 1 ringgit, 11.50 ang palitan ngayon. Tapos, may service fee na 15 ringgit din. Ayun. Madali lang. Ayan, subukan natin. Halimbawa, mag-ano ako kay mama. Ito.
cash and pick up siya. Kasi nandito na yung pangalan niya, dito ko yan. No, limbawa lang yan. Tapos, select kung ano, para saan yung ano. Eh, ang, yan, optional naman dito eh. Optional dito. Eh, dinalagay ko dito, salary ko. O, tapos ito, select. Ayan, monthly income ko. Optional naman to eh, kung lalagyan nyo. Tapos, ayan. Ayan. Ayun na, yung resibo niya. Pero, pag halimbawa, hindi ko naman siya isi-send, kaya hindi ko muna i-check yung terms and condition. Kasi kung i-ano ko yung terms and condition, syempre mag-ano yung OTP dito, lalabas yung OTP. Pag lalabas yung OTP, tapos yun na, send na yun. Kaya hindi ko siya i-check kasi hindi naman ako mag-send ngayon tapos na ako nag-send. Nakalimutan ko lang mag-video. Kaya yun lang. Yun lang, mabilis lang mag-ano ng ano, remittance sa merchant trade. Pag dito naman sa bank account, halimbawa bank account, 50, tapos ano, ayan. E ano mo kasi, halimbawa ako, nagpadala ako doon sa sarili ko lang na yun bank. Pinadalahan ko nung ano, ayan, yun. Ilagay mo lang yung mga ano niya, yung tawag nito, ilalagay mo lang yung pangalan ng bangko na padalhan mo at saka account number at saka yung contact number na naka ano doon. Halimbawa yung katulad sa akin yung bank, yung naka-registered na contact number, yun ang ilagay mo at saka yung account number at saka yung ano lang. Yun lang ang ilagay mo. Mabilis lang pag naghulog ng bank. Ayan. Tapos dito naman tayo. Wait ha. Mahina signal. Dito naman tayo sa mobile reload. Pwede din tayong mag-reload. International, ito yung international reload. Ito yung pag pwede kang mag-load sa Philippines, select country, pwede Bangladesh, China, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam. Ayan, pwede ka doong mag-ano, mag-send ng load. Tapos dito naman sa ano, sa domestic, ito yung dito lang sa Malaysia. Pwede ka mag ano kasi karamihan dito naglo-load kami Digi at saka yung mobile. Yes, yan. Yan yung ano domestic na load. Tapos dito naman tayo sa pwede insurance. Hindi naman ako gumagamit niyan. Ayan. Dito sa top up, ito yung palagi kong ginagamit, top up. Yan, mahina signal. Kasi meron akong Maybank. Ang pera ko, may savings ako na Maybank. Kaya dito ko ginano siya. Para mabilis, hindi na ako pumunta ng bank para magano, magtawag nito, maglagay ng pera sa ano ko, sa credit card ko. Dito na lang ako nagta-transfer direct sa debit card ko. Nilalagay ko dito kung magkano. Tapos dito naman, halimbawa, ito 50 ilagay ko sa merchant trade ko. Tapos dito ilalagay ko yung card ng ano, halimbawa. Ganyan. May na signal. Pasensya na, may na signal. Dito lang kasi gamit ko. Ayan. So, halimbawa, gusto kong lagyan yung merchant trade ko ng pera. Eh, syempre, meron naman akong Maybank na saving banks. So, dito ko lang siya inano. Dito ko lang siya. Halimbawa, lagyan, top up ako ng 50 ringgit sa merchant trade ko. Eh, yan. Inano ko lang sa Maybank ko. Tapos, ilagay ko dito yung card number ko sa Maybank. Yung ano dito, bali, ito yung mga valid through yung, halimbawa kung kailan expiration, at ito yung CBC. Tapos pag next nyan, automatic na yan. Pag next yan, automatic yan mag ano, na processing. Tapos pag ano yan, diretso na yan. Pag bukas mo dito, sa ano mo, pag click mo dito, ayan, lalabas yung pera mo dyan. Hindi mo na kailangan pumunta ng bank para maglagay sa merchant trade mo, sa credit card. Eh, kung meron ka namang, ano, meron ka namang tawag nitong debit card, pwede na siya direct. So, pag may laman yung debit card mo, kaya kung, ayan na po.